Daniel. Nanalangin si Daniel para sa mga Israelita. Ikasyam na kabanata. Si Darius na taga-Media na anak ni Ahasuerus ang hari noon sa buong Babylonia. Noong unang taon ng paghahari niya, nalaman ko sa mga kasulatan na mananatiling giba ang Jerusalem sa loob ng 70 taon. Ayon sa sinabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias, dahil dito lumapit ako sa Panginoong Diyos at nanalangin. Nag-ayuno ako, nagdamit ng sako, at naglagay ng abo sa ulo. Nanalangin ako sa Panginoon na aking Diyos at humingi ng tawad para sa aming mga kasalanan. Panginoon, kayo ay makapangyarihan at kahanga-hangang Diyos. Tapat po kayo sa pagtupad ng inyong pangako na mamahalin niyo ang mga nagmamahal sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Nagkasala kami sa inyo. Gumawa kami ng kasamaan at sumuway sa inyong mga utos at tuntunin. Hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na inutusan niyong makipag-usap sa aming hari, mga pinuno, matatanda at sa lahat ng taga-Israel. Panginoon, matuwid po kayo, pero kami ay kahiya-hiya pa rin hanggang ngayon. Gayun din ang lahat ng mga mamamayan ng Huda at Jerusalem, at ang lahat ng Israelita na pinangalat nyo sa malalapit at malalayong lugar dahil sa kanilang pagsuway sa inyo. Panginoon, kami ay talagang kahiya-hiya, pati ang aming hari, mga pinuno at matatanda, dahil kami ay nagkasala sa inyo. Pero maawain pa rin kayo, Panginoon naming Diyos, at mapagpatawad kahit na sumuway kami sa inyo. Hindi kami sumunod sa inyo dahil hindi namin sinunod ang mga utos na ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na propeta. Ang lahat ng Israelita ay sumuway sa inyong kautusan. Ayaw nilang sundin ang mga sinabi ninyo. At dahil sa aming pagkakasala, dumating sa amin ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na inyong lingkod. Tinupad po ninyo ang inyong sinabi laban sa amin at sa aming mga pinuno na kami ay inyong parurusahan ng matindi. Kaya ang nangyari sa Jerusalem ay walang katulad sa buong mundo. Dumating sa amin ang parusang ito ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Pero sa kabila nito, hindi namin sinikap na malugod kayo sa amin sa pamamagitan ng pagtalikot sa aming mga kasalanan at ang pagkilala sa inyong katotohanan. Kaya handa kayong parusahan kami. At ginawa nyo nga dahil palagi kayong tama sa inyong mga ginagawa. Pero hindi pa rin kami sumunod sa inyo. Panginoon naming Diyos, ipinakita nyo ang inyong kapangyarihan noong pinalaya ninyo ang inyong mga mamamayan sa Ehipto. At dahil dito ay naging tanyag kayo hanggang ngayon. Inaamin namin na kami ay nagkasala at gumawa ng kasamaan. Kaya Panginoon, ayon sa inyong ginagawang matuwid, nakikiusap ako na alisin niyo na ang inyong galit sa Jerusalem, ang inyong lungsod at banal na bundok. Dahil sa aming kasalanan at sa kasalanan ng aming mga ninuno, hinamak kami at ang Jerusalem ng mga taong nakapaligid sa amin. Kaya ngayon, O Diyos, pakinggan niyo ang aking panalangin at pagsamo. Alang-alang sa inyong pangalan, muli niyong itayo ang inyong templong nagiba at napabayaan. O Diyos, pakinggan niyo ako. Tingnan niyo ang nakakaawa naming kalagayan at ang wasak niyong bayan, kung saan kinikilala ang inyong pangalan. Hindi kami dumadalangin sa dahilang kami ay matuwid, kundi dahil sa alam naming kayo ay mahabagin. Panginoon, dinggin niyo po kami at patawarin. Tulungan niyo po kami agad, alang-alang sa inyong pangalan, dahil kayo ay kinikilalang Diyos sa inyong bayan at ng inyong mga mamamayan. Ipinaliwanag ni Gabriel ang kahulugan ng pangitain. Patuloy akong nananalangin at sinasabi ang aking kasalanan at ang kasalanan ng aking mga kababayang Israelita. Nagmakaawa ako sa Panginoon kong Diyos, alang-alang sa kanyang banal na bundok. At habang nananalangin ako, mabilis na lumipad papunta sa akin si Gabriel, na nakita ko noon sa aking pangitain. Oras iyon ng panghapong paghahandog. Pinaunawa niya sa akin at sinabi, Daniel, naparito ako para ipaliwanag sa iyo ang tungkol sa pangitain. Sa simula pa lamang ng iyong panalangin ay may ipinahayag na ang Diyos, kung kaya't ako'y pumarito para sabihin sa iyo, dahil mahal ka ng Diyos. Kaya makinig ka at unawain ang sasabihin ko sa iyo. 400 taon ang itinakda ng Diyos sa banal na lungsod.
at sa mga kababayan mo para tigilan nila ang pagre-rebelde sa Diyos, para mapatawad ang kanilang kasalanan, para mapairal ng Diyos ang walang hanggang katuwiran, para matupad ang pangitain at propesiya, at para maihandog na muli ang templo sa Diyos. Dapat mong malaman at maintindihan na mula sa panahong iniutos na muling itayo ang Jerusalem, hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos, ay lilipas muna ang 49 na taon. At sa loob ng 434 na taon, ay muling itatayo ang Jerusalem na may mga plaza at tanggulan. Magiging magulo sa panahong iyon. Pagkatapos ng 434 na taon, papatayin ang pinunong hinirang ng Diyos at walang tutulong sa kanya. Darating ang isang hari at sisirain ng mga tauhan niya ang bayan at ang templo. At ayon sa itinakda ng Diyos, ang pagwasak at digmaan ay magpapatuloy hanggang sa katapusan. Ang katapusan ay darating na parang baha. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos.